Hi guys, good morning. Ito na po, panibagong araw naman. Naglalaban na naman po ako. Marami po akong tanggap ngayon. Sige po, tingnan kung gaano karami ang tanggap ko ngayon. Sabi daw po nila, malinis daw po ako maglaba. Turuan ko po kayo kung paano po ako magsala ang sawasin. Wait lang. Thank you.
power, power po siya, power. The next, water level po. Water level. Full po siya. Number 5. Then, kung ano po ang gusto nyo, na, pag ano, kung sok po, yung sok po, tinatano po yun, yung may binababad, yung fasi naman po, yun yung madudumi yung damit, matagal din po siya. Yung quick naman po, yung mabilisan lang ng mga damit na hindi kailangan masyadong kusutin, yung masiselan po yung mga damit. Ayan po yung pag pipilihan. Fussy, quick, soft, jeans, blanket. Gini-jeans ko na lang po pag blanket. O kaya dito, soft na lang po. Okay, na po. Start ko na po. Habang gumagalaw-galaw po yun siya, yung nagtutubig po siya, nagtutubig po siya dito. Dito kami naman po, mga tikulay lang naman po siya. Ito din po, power. Power po. Tapos, water level, kung gano'n po karami yung tubig. 10 po. Para mabanlawan po siya ng maayos. Lagi naman po gano'n para mabanlawan po ng maayos yung damit, malinis, mabango. Tapos, dito ko na lang sasukin kasi di ko lang hindi po. Tapos, start ko na po siya. Ano po? Nag-ano na po siya ng tubay ko. Nag-ilaw-ilaw po yung wash niya. Maglalagay na po siya ng tubay. Yan po yung ginagawa ko araw-araw po. Ito naman po tayo. Ito po yung pinakawag na dryer. Yung dryer po eh, kung nagamit, ano po siya, yung di gas po siya, yung may gas po siya, kasut, tapos sinasaksak din po siya di kuryente. Tapos may lumalabas po na apoy dito sa loob na tempo. Yan po, mainit po siya, mainit. Tapos tuyo na po siya, tuyo. Ha, pagkatapos na po dito, tutupiin ko na po siya. Tapos, pagkatapos, tapos, pagkaano po, pwede na po siyang kunin ng customer pagka nag-pick na po siya. Hindi ko lang po mabuksan kasi nakaharang po kasi yung labaan. Masyado na po kasi puno yung labaan namin. Dito rin po kami natutulog kaya pagka puno po ng labaan, ina-arrange na lang po ng asawa ko para po may magtugan lang kami dito. Nanay na labandera. Babantay ng anak na kilala pa ba? Yan, tapos na po. Naubos na po yung laman ha. Wala na po natira. At eto na nga po.
tutupin na po ako ng mga damit. Pero nga po lagi ang ginagawa ko dito. Magsasalang, magsasampay, magta-dryer. Tapos, tutupin po tapos pag ibabalot sa pulo niya. Hindi naman po nag-aalaga ng mga anak na makulit. Kasi pag 10 po na may gusto pa pong magtubos ng mga damit. So, kaya yun po yung eye bags ko. Ang laki na. Tapos napupuyat pa ako. Ganyan na po yun. Babalot ko na po siya. Ito na po. First step po. Yan po na dapat ang mga support. Para po maganda po ang kanyang lagay na po yung mga damit.
Tapos magkano po yung bayaran niya? Yan po, ang may-ari po ng nilabahan po ay si Elma. Elma po. 442 po ang bayaran niya. Tapos, tatlong balot po yun, kaya 442 kasi 12.6 po ang timbang ng pinalabahan niya. Ibig sabihin po nun, marami po siyang pinalabahan. Turuin niyo po sa mga nagpapalaba po dito sa amin. Maabot po ng minsan 10 kilos, 14 kilos, 20 kilos. Yung iba po kasi, kagaya po ng mga damit, short, tsaka yung mga sando, yun po, 35 po ang kilo namin. Tapos, yung mga comforter naman po, yung mga kakapal po na comforter, yung mga kumot po na ano, mga pangsapin, yun po, 60 po kilo nun kasi mabigat po yun. Tapos, mahirap po yung matuyo, matagal po, tas mabusisi po yun sa paglalaba. Kailangan po marami po siyang beses alawan, gawa ng makapal, kailangan hindi na po siya mabula, then kailangan siyempre yung mabango, marami pong lalagay na downy, sabon, mas maraming beses alawan nga po, kaya 60 po yung kilo nun. Tapos mga pantalon po namin, mga jacket 45 po. Tapos
kumot po. Yung mga ninipis lang po kumot, yung 45 din po yun. Kaya, ano po. Okay naman po yung kita. Tsaka, minsan nga po, marami nagpapalaba. Minsan yun po, konti lang. Kaya, masaya po ako pagka marami po nagpapalaba kasi pagod po ako maglaba. Pagsupi. Ako nga lang po dito mag-isa. Kaya, kayo po mga anak dyan na mga naglalaba po ang nanay nyo, maging proud po kayo kasi nakapagod po talaga ang paglalaba. Hindi nila po alam ang sakripisyo ng magulang nyo sa paglalaba po. Tsaka kung wala pong labandera, wala po tayong damit na susutin, di ba? Kahit nga po tayo eh. Kung kayo nasa bahay nyo, kayo mga nanonood, hindi nyo po dapat ikahiya ang isang pagiging labandera. Katulad ko. Kasi, hindi naman po paghubad ng damit nyo, bibili kayo ng damit, di ba? Natural lang po pag hinubad nyo ang damit nyo, pantalon nyo, o kung ano po, nilalabahan po, di ba natin? Kaya, wala pong nakakahiya sa isang pagiging labandera. Dapat pagkos, maging proud po kayo doon. Lalong-lalo na kung magulang nyo ay isang labandera. Ako po, proud na proud po ako sa mama ko. Kasi ang mama ko po ay isang labandera din po. Naalala ko nga po nung maliit pa po ata ako, grade 1 po ata ako nun. Mama ko po labandera ng... Labandera po siya dun sa ano, kaibigan po ng papa ko. Mayaman po sila. Tapos maliit pa po ako, sinasamahan ko na po yung mama ko. Si mama po nagsasabon, nagano, sasampay. Ako naman po, tinutulungan ko si mama. 6 years old pa lang po ako, naalala ko. Tinatulungan si Pris sa mag-anlaw. Ako po pagtaganlaw kasi masipag talaga ako maglaba. Parang gusto po ng mama ko yung labaw kasi pulido po yung maglalaba ko daw. Sabi niya, kaya sa aming magkakapatid ako daw po yung magaling maglaba. Saka lalo na po daw po sa puti. Kaya yun, sabi ko po sa mama ko noon, mama, gusto ko paglaki ko maging isang labandera. Sabi ng mama ko, naku anak, kung yan ang pangarap mo, huwag ka na mag-aral. Yun. Ito na nga po, napunta po sa laundry. Hindi po nakakaya ang isang paglalaba sa laundry. Kasi malaki din po ang kinikita. Tapos, pag mababait ka ang mga customer, may tip ka po, may pumasko ka. At hindi lang po sa akin, pati po sa mga anak ko. Kaya natutuwa po sila kasi sa pamilya po kami nandito sa laundry. Kaya pag din Pasko po, o kaya may mga anak silang nasa ibang bansa na umuwi, binibigyan po ako ng chocolate. Tapos, may customer po akong binibigyan ako ng lipstick, eyeliner. Tapos, kung ano-ano po akong binibigay sa ako. Kaya, masaya po ako po. And proud po ako sa isang bibili ko po lahat ng gusto ng mga anak. At hindi po ako nanghihingi ng yung maasa sa ibang tao. Ito po. Thank you po sa panonood. Sana mag-enjoy po kayo sa buhay labandera ko.